Time to bring the bass back. Mix is the beat of our culture. Your music. I thank God for the opportunity to make music and for that music to be on a platform for people to come out and love. Your stories. It's gold for the Philippines. The next generation of creators, artists, and filmmakers. We bring you the latest and greatest impacting people from our community. Spotlighting inspiring content from Generation Mix. This is a true honor to be able to do this, especially with all the great Filipino talent here. Discover fresh artists first from around the world. Uniquely Filipino. Step back three. He has got that. Mix is the beat of our culture. Hello, everyone. Welcome to this MYXclusive interview. I'm VJ Ayi de la Cruz. And for today, we have a very, very special guest. He's a singer, a dancer, a producer, an entrepreneur, among many other things. And we've known him as Ken from SB19. Palakpakan naman dyan, guys! Please welcome the man behind the hits Palayo and the newly released Bulan, ang CEO ng Superior Son, ang pinakamamahal na manok ng mga sisiw, FELIP! Hello everyone, I'm FELIP. I'm so happy to be here. Una sa lahat, i-clarify lang natin sa lahat. Kasi, syempre, ang dami nagtatanong, FELIP ba, FELIP? So, sige, ikaw na magsabi sa kanila. Paano ba sabihin yan? Actually, wala naman siyang mali or ano talaga. Pero siguro po, kasi kung paano binibigkas ng parents ko yung name ko, it's FELIP. Yan pa. Oh, so dun tayo kung paano sina ano, yes, mommy and daddy. FELIP tayo. So, kumusta ka naman? Mabuti naman po, mabuti. I'm doing well. And yeah, lately, I've been busy pagdating sa music. Parang nilulunod ko yung sarili ko sa musika. Wow. And it's a good thing naman. Congratulations sa Palayo and Bulan! Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta niyo lahat, 18. Mm-mm. And especially sa mga sisyo. Maraming salamat. Yes. Mamaya, syempre, pag-uusapan natin yan. Yung Palayo, Bulan, paano ba nagsimula ang lahat. Oh. Pero sa ngayon, unahin na natin yung mga recent yung ginagawa na talagang lahat naman na ginagawa mo, trending agad. Unahin na natin yung nag-basketball kayo with the P-pop groups, different P-pop groups, na first time namin makita yun, na nagsama-sama kayo na hindi work, di ba? Hindi siya work. Meron po kaming lahat, kami pong mga ano, kami pong, ewan ko, pwede sabihin, pero ako po nag-initiate na, baka pwede tayo gumawa ng group chat, kumbaga, group chat. Sabi ko, wait lang, may group chat kayo ng mga P-pop boys? Oh my gosh! Uy, thanks for the invite. Wow! Sino-sino? Sa video, andun yung BGYO, andun yung First One, andun yung PHP, kami SB19, Vision, andun sila. Yes. Ang dami, nagsama-sama. Yep, madami po. Actually, ako po talaga nagsabi na, uy, ano pangalan mo sa Facebook? Baka pwede tayo add, isali kita sa group chat, yun po. Ako talaga nag-initiate. And Alamat. Alamat din. I don't forget my bros, Alamat. So, syempre, dahil wala kaming lahat doon, hindi namin alam kung ano nangyari. Nakita lang namin yung mga konting videos, tsaka pictures. So, kamusta yung buong experience na nakapaglaro na kayo, natuloy na finally? Sobrang saya kasi, kumbaga, parang sa, ano namin, sa industry. I mean, sa P-pop industry, di ba? Like, madami kaming ginagawa and sobrang busy namin sa group namin or with ourselves, kahit sa bahay siguro, ganun. Parang, ano, sobrang konti lang ng oras na mag-enjoy ka. So, andun kami para mag-enjoy and to spend time. Yeah, to make friends with everyone. Kasi, syempre, maliit lang yung industry namin eh. Gusto namin na kaming lahat magkaka-close talaga kami. Like, hindi namin inaano yung sarili namin as, parang kung alam mo yung competition sa bawat isa. Pero andun kami para mag-enjoy, para isipin na, friend ko to, friend ko yan. And I'm proud of them. Yes. Ang ganda nga na nakita yun ng buong P-pop community. Yes, na, tsaka hindi siya yung talagang planado. Yes, yung nakita natin lahat na, yung nag-viral lang kasi yung video na, kasi sa backstage, biglang nagyayaya lang siya. Yeah, yung basketball tayo. Tapos, nangyari siya. So, sana mas marami pang mangyari. Opo, sana pang marami. And, syempre, thank you po sa, ano, baka mo next time. Opo. Isa pang nag-trend na ginawa mo ay yung pagpasok niyo, of course, sa bahay ni Kuya. Oh. Inubos mo yung ice cream dun sa loob. Grabe ka! Pero di ko po, ano, medyo nakakadami po talaga. Nabilang mo? Mga ilan kaya yung inubos mo? Siguro mga tatlo, apat, mga ganun po. Sa isang araw. sobrang dami. Masarap eh. Masarap kasi siya ng ice cream. Oh. Actually, chocolate talaga ako, nakaubos ng chocolate. Tapos, wala akong choice. So, strawberry. Sige, strawberry.
Wala, napilitan pa pala siya noon. Wala daw siyang choice. Wala akong choice. Sobrang lang natitira eh. Kaya, oo. Ayun. And the whole experience is so, ano, and so much fun na makahalubilo ng ibang tao. Lalo na yung mga housemates doon. Dati nagjo-joke lang kayo noon. Yes, na parang, uy, baka papasok tayo sa loob ng bahay. Lang po, pangarap lang siya. So, ano yung feeling niyo na parang, uy, teka, ngayon kami pa yung inimbitahan. Ano po siya eh, parang honored kami. And syempre dati nung bata pa ako, yung PBB sobrang sikat na eh. And pinapanood na namin yun. Matagal na yung mga artista ko, yung mga celebrity talaga ngayon. And nung nakarating na kami doon, talaga ba nandito kami? Kung parang mga ganun. Parang dati pala pinapanood ko lang sa TV to. So nasa TV ba ako? Kung baga ganun. Nag-imagine kasi, ka bang nasa confession room ka? Oh, parang ganun po. Ah, grabe, nakapasok ako sa confession room. Kuya. Parang, yung boses ni kuya, narinig namin, ganun. Nagkatotoo. Parang yung, syempre, pangarap. Kasi gusto mo maging, ano din, artista. Sobrang totoo nyo lang dun sa loob ng bahay. Na parang naalala namin na, oh nga pala, no, totoong tao rin sila. Siyempre, minsan may mga pangyayari. Ah, saan siya sa cellphone ko? Okay, wala nandito pala ako sa PBB. Hindi ko alam. And dito kami nagulat nga, nung bigla kang nag-solo release. Dahil sa SB19, yes. Ikaw yung first na nag-release ng solo. So, kailan mo pa to nasa isip na parang, yes, I'm part of SB19, but I also want to release my own. Siguro po, as a SB19 member, personally and individually kami, meron talaga kaming like prefer na music, like genre and everything. Ako, gusto ko rin mag-explore pa sa sarili ko. Gusto ko mag-release ng kung anong klaseng music na gusto ko. Ganun. Siyempre, pag nasa SB19 ka, kung ano yung... Kami, versatile artists kami. Gusto namin i-try kung ano-ano yung mga bagay na gawin namin. Pero, there's a limit to it kasi may ibang member ka rin eh. So, ako gusto ko rin na i-share yung music ko sa iba as solo, as Philip. Gusto ko maging free. Yes. Gusto ko maging experimental, gaya na po sabi ko. Medyo adventurous po ako ng klase na tao. So, I wanna try things na kahit siguro medyo it might seems like impossible or ano ba tawag dito? Parang weird siguro para sa ibang tao. Pero gusto ko para i-try. Bakit na isip mo nang gamitin na yung Felip dito? Tsaka ano yung difference nung dalawang persona na yon? Si Ken tsaka si Felip? Si Felip, brave, adventurous, kaya sabi ko. And gusto maging independent. Siguro si Ken, gaya po na sabi ko kanina, as part of SB19, we do our things na para sa group lang namin. And so you do your role. Yeah, as you do. Yun po yung gusto ko ipahiwatig na meron po kaming kanya-kanyang role. Yes, as Ken. So now let's talk about Felip. So ginulat mo kaming lahat sa Palayo. Congratulations sa Palayo. Ang tagal niyang number one sa mix. Let's go. Thank you po. Maraming salamat, 18. Thank you so much sa inyong lahat, supporters. Thank you po. So, tungkol saan ang Palayo? Nung Palayo siguro wala naman siyang inspiration eh. Like kung ano lang kung ano yung nakikita ko sa ibang tao na nangyari sa kanila, and parang sinusulat ko lang po. Hindi ko inaano ha, pero that's the truth. Okay, sige. So, yes, kasi ang gusto ko dito sa Palayo, ito yung, kasi diba first kang nag-release sa SP na as a solo artist. Parang napakita agad sa amin kung bakit kinailangan mo siya i-release bilang solo artist kasi iba nga siya talaga. Like it's very personal. Mm-hmm. It's a different flavor sa SB19. Actually, songs. yung Palayo, nung release ko siya, hinihingi talaga ng mga fans yun. Gusto nila ng studio version. Pero ayun nga po, kahit studio version lang, gusto ko i-step up. Gusto ko sila bigyan ng music video as a gift for supporting me. Yes, kaya ginawa ko yun. Wala po talaga akong plano na i-release yung Palayo. Gusto ko lang siya i-perform sa concert as parang bago sa paningin nila. Pero ayun, mahal ko yung mga fans ko, mahal ko yung supporters ko. So I wanna give them something. I wanna give something back. Ano yung parang tumatakbo sa isipan mo no, na parang i-release ko ba to talaga na ito yung first ko in Bisaya? Bisayan dialect is a very beautiful dialect. So I'm really proud of my roots. I'm really proud of where I came from. My whole existence as identity. My identity as a Bisaya boy. Yes. Bisdak, Bisayang dako.
Kaya, yeah, naisipan ko na i-release din siya. Tungkol saan yung kwento ng Palayo na song? Ang kwento po ng Palayo, it's about self-love po siya and about walking away from toxic relationship. It's like giving yourself more importance, you know? Parang ganang kumbaga. Bigyan mo yung sarili mo ng mas, ano, parang respect yourself din. Mm-hmm. Para, ano, huwag mong saktan yung sarili mo para sa isang tao. Okay, now let's talk about the Pasabog music video ng Palayo! Congratulations! Grabe yun! Yung dance moves mo doon, yung mga outfits mo doon. So okay, tell us about the concept. Ano yung na-envision mo dito? Tsaka gano'ng kaka-hands-on doon sa pagplano ng anong gusto mong mangyari sa music video? Tsaka may pa-abs ka doon ha? Uy, palang pakanoon natin yung pa-abs weekend! Grabe! Talagang naisipan mo pa yun, VJ. Felip pala, Felip. Oh. Pero yeah, gusto ko i-ano din yung... Gusto ko din ma... yung sa pagdating sa fashion. Mm-mm. And hindi ka nakabak sa mentality na kung ano lang dapat suotin na isang lalaki, ganito lang yung standard kumbaga. Mm-mm. So parang ano, try new. I mean, ganun akong klaseng tao, gusto kong mag-try ng mga bagay. Mm-mm. Yeah. Ang dami mong stereotypes na na-break dun sa music video na yon. I'm thankful na madami rin naging proud dun. Oo. So, ngayon, dun na tayo sa pag-release mo ng music video ng Palayo. Syempre, nakakaba yun kasi first time na paano kaya ito i-receive ng mga tao. So, naaalala mo ba yung moment na yon? Kamusta yung feeling mo nung finally nalabas mo na? Yung Palayo. Mm-mm. Masaya and proud ako kasi pinaghirapan ko. Uh-oh. Pinaghirapan ng team ko, pinaghirapan ng mga dancers, ng drivers, everyone. And alam ko na magiging masaya rin yung supporters namin, yung 18. Dahil tawag dito, looking at your parang idol, kumbaga lalagay ko yung sarili ko as a fan. Parang pag nakagawa yung idol mo ng something, lagi kang masaya eh. Kasi you look up to him, you look up to her. Mm-mm. Na makagawa ng mga bagay-bagay. So I'm happy na naging happy rin sila. Ganun lang naman po yan. Kung happy ako, happy din sila. Kung happy sila, happy ako. Ganun pa. Yeah. Let's move on to your latest single. Yeah. Ang second mong song na nilabas, ang Bulan! Palakpakan natin ang Bulan! Grabe yun! Nawindang kaming lahat dun sa music video. Nag 500k views in 24 hours, di ba? More than 500k views, grabe. And super number one trending sa lahat. Yes, grabe yung excitement ng lahat dito. But before we talk about the music video, let's talk about the song first. Yes. Okay, so ito, kailan mo to nasulat? Anong pinagdadaanan mo nito? Nabasa ko tong story na to, di ba? Parang ano lang, parang Bulan. Sobrang interesting nung ano, interesting nung pangalan Bulan. And parang sobrang cool pakinggan. Alam mo yung Bulan, parang if you look at the word Bulan, or if you hear it from somewhere like Bulan, hindi lang siya pag sa Bisaya, hindi lang siya like moon eh. Parang there's something to it na mas deep pa na meaning. So ni-research ko siya, who is Bulan? Tapos nung nalaman ko, moon god din pala talaga siya. Hindi lang siya like Bulan, moon, Bisaya English niya. Pero nung ni-research ko siya, he's a god. May character si pala. May character. Wait, pala siya. So saan mo ulit nakita yung word na Bulan at first? Naisipan ko lang po siya. Bulan. Parang medyo maano din po ako sa moon eh. Ah, okay. Yes, okay. Andun na rin yung puso mo sa moon. Yes. Kaya naisip ko. Bulan. Nag-isip ako ng bagong title ng mga kanta. So, kumbaga. Ah, okay. Bulan, I think. Binasa ko yung story. Mm-hmm. And what happened sa mga kapatid ni Halia. And how Halia protect him from Bakunawa. Mm-hmm. So, yeah, ni-research ko talaga. Okay, so sa lahat ng mga nanonood, three characters to remember. Bulan, the moon god. Yes, the moon god. Halia, the protector of Bulan. And Bakunawa, the sea serpent deity. Yes. Okay, so paano mo nabuo-buo yung tatlong characters na to at paano mo siya na-relate dun sa song? Madaming metaphor dun sa sa kanta. Madaming metaphor sa lyrics. If you don't dig deep into the message na pinaparating ng kanta, sa mga metaphor na pinaparating ng kanta, medyo mahirap din talaga siya intindihin kasi it's like you're telling a story pero may message behind it. Mm-mm. So I don't know what sabihin. Sige, parang muna tayo sa yung si Bakunawa. Mm-mm. In general parang siya hindi lang sa ibang tao. Okay.
kundi within yourself din siya. Pwede siya, pwede mo siyang sabihin sa ibang tao, like, siya, bakunawa siya, kumbaga sabihin mo, ganun. Tapos pwede rin sarili mo rin. Like other people is trying to devour your light, mm-hmm. and or your inner demons or inner bakunawa is trying to devour the light. Parang anything na gustong iswallow yung light mo or yung positivity in your life, yes. Yun yung bakunawa. Yes, siya yung bakunawa. Mm-hmm. Si Halia, pwede mo siya sabihin ibang tao din. And dun sa ano, oh Halia, ibukas ang mata. Alam mo yun. It's like you're reminding someone or you're reminding yourself. Like, wake up. You will get devoured. So wake up. And Bulan is you. Me, you. You are Bulan. Hashtag ako ang Bulan nga yes, raw. Yes, ako ang Bulan. So, syempre marami ng mga theories online yes, tayo po. Nakita. Sobrang dami. Oo, ang dami-dami. Pero isa sa mga favorite ko is, sabi nga, dahil si Halia yung protector nga ni Bulan yes. at yun yung, kumbaga, taga-defend yes. Dun sa mga negative. Yung mga 18, parang sabi nila, pwedeng kami yung Halia mo. Ganon. So, pwede yun. Pwede. Gaya po ng sinabi ko, and ano po siya eh, para po siya sa lahat. Uh-oh. Hindi lang po siya para sa certain person. 18 protected me from a lot of, you know, issues and problems na dumating sa akin. And I can say na I am the Bulan for them and they're my Halia. And kahit sa family ko, I can say that I am the Bulan or I can say that I am the Halia. Mm-mm. Ganun po. So hindi po siya like sa isang bagay lang naka-box. Maraming ano po siya. Malawak na scope po yung maano. Ang amazing din talaga ay yung music video nito. Thank you. Palakpakan naman natin yung grabing music video. May I just say, parang dahil dun sa mga special effects dun, parang yes, naalala ko yung mga Game of Thrones, yung mga yes, Dragon yes. Lord, parang Harry Potter, Lord of the Rings. Grabe. Ang gusto ko talaga tanong, ilang million yung ginasusunod dito? Hindi, pero huwag mo sagutin yun. Pero grabe. Tsaka independently produced. Hindi yes, ko alam pa. Na pwede pala. Kaya pala natin mga Pinoy gumawa yes, nito. Definitely. Kaya, oo, kaya nakaka-proud yung music video. So okay, sobrang tell talented. Us about the concept. Sobrang talented po ng mga Pinoy po. Parang ako kasi gusto ko like, sabi ko talaga, gusto ko like, ah, parang gusto kong maging God dito. Gusto kong maging oh. God. Kumbaga, ganun. Gusto ko rin, gusto ko. Parang, ano kasi, parang, syempre ako mahilig ako sa anime, right? Mm-hmm. So, we're trying to, I've really tried to make it like anime-ish na, no? Na kind of music video or film. Kumbaga. Madami pong kaming concept dun eh. And thankful po ako sa mga tao na behind it. You know who you are. Ako, pag gumagawa ka sa music video, of course, meron kang reference din po. Para makakuha ka po ng ideas. And yeah, sabi ko, ah, gusto ko may eclipse sa mata ko lalabas. Sabi idea ganun. Mo yun! Oh, oh sabi my gosh! Gusto ko may eclipse sa mata lalabas. Ganda and may, pwede ba tayo kumuha ng babae? And thankfully, si Ate Bea, meron po siyang friend na galing, isang ballerina din po siya. Kaya nag-ano kami sa... Nag-ano din ako ng damit na gaito yung susuotin niya. Nag-gaito yung style ng susuotin niya. Ay, ikaw kayo nag-design nun. Eh, hindi naman po ako like specifically na ako talaga nag-design. But I just gave them reference din po. Mm-mm, and mm-mm. Style kung anong klaseng look. Oo, kumbaga yun yung gusto mong itsura niya. May yeah, na-imagine ka nang gusto mo pa. Si Halia, ganito itsura. Yes, okay. Nilagay mo pa ng boses ng Ay. Ano, ng isang oh. napaka-powerful na yes, boy. Oo, heavenly voice. Okay, so heavenly paano voice. Ano, paano na pasok si Stel dito sa oh, track yeah. na to? Ito, sobrang funny ng ano na to. Sobrang funny ng story na ito. You won't believe. Parang, nung nag-record ako, wala talaga to eh. Wala sa plano yung may, diba? Ano, mga ganong klaseng bosses. Pero sabi ko, may kulang sa kanta. Instrumental lang talaga siya. Tapos sabi ko, kulang ng medyo, ano, like, tribal or traditional touch. So, isa lang talaga, alam kong kaya makagawa nito mga ganong, mga chant. So, parang tinawagan ko. I was at Pablo's house. Nag-record kami. Tapos, tinawagan ko si Stel. Stel, may ginagawa ka? Wala, bakit? Punta ka nga dito. Bakit nga? Sabi ko, basta punta ka dito eh, papagawa ko sa'yo. Sobrang saglit lang talaga. Oh my gosh. Tapos pumunta siya. Sabi niya, bakit? Tapos sabi ko, freestyle ka nga. Ha? Freestyle? Ano? Rap? Sabi ko, hindi. Ano? Eto, pakinggan mo yung ano, melody ng kanta. Tapos pinakinggan niya. Then, tapos sabi ko, ganito oh. Tapos may pinarinig ako sa kanya mga chant na mga sample. Ano? Sabi, ah, yung mga ano, yung parang mga tasan-tarasan, mga oh, ay, mga ganun-ganun. Tapos sabi ko, oh, mga ganun. Tapos ayun, freestyle na po yun. You won't believe it. Sobrang unbelievable ng ano talaga ni Stel.
Grabe yung talent ni Estelle pagdating sa ano. Freestyle niya lang po yung mga ganun-ganun pa. Mm-mm. So at what point mo sinabing para sa kanta mo yun? Alam naman niya. Alam niya na po. Naririnig lang po na nila yung ginagawa. Akala ko binudol mo siya. Freestyle ka nga lang. Pin-freestyle niya na po talaga yun. Pin-freestyle. Like, hindi rin umapan na sabi ko, crazy, grabe, sobra. Sobrang ano, so baliw ng ano ni Estelle, ng talent niya, yung skills niya, grabe, sobra. Oh. You know, to be honest, hindi ko in-imagine na mangyayari sa akin na magka-music video ng ganitong level. Ganda. Without the help of ano, everyone, the stylist, the production team. Sino pa ba? Yung nag-set up ng ano, ng mga yung mga apoy-apoy sa likod. Oo. Tinulungan nila ako and may mga taong nag-remind sa akin na mga bagay, alam mo yun, na may makulit kasi ako eh. So, pinagsasabihan din ako. And syempre, makikinig tayo. Makikinig tayo. Sobrang thankful ako sa lahat ng tao. And especially sa 18. Without them, di ko talaga magagawa to. So, naalala mo ba kung nasan ka nung unang beses mo mapanood yung music video na buo na siya, eto na yung pinaghirapan ninyo? Ah, nasa bahay pa ako. Okay. Mag-isa ka ba? Or sino kasama mo nun? Kasama ko si Ate Ben. Nag-sabi ko, dito na lang tayo mag-shoot. Dito na lang mag-shoot. Ano. Kaya, ayun, napanood ko siya. Sobrang happy. Di ko ma put into words yung happiness. Actually, sabihin ko na, nung pinakita ko sa'yo, nag-shoot kami ng reaction video ko. Mas, nangyari sa reaction video ko, wala akong masabi. Ganun lang ako. Non-reaction video. Grabe, alam yung nag-flashback lahat ng struggles, nag-flashback lahat ng paghihirap. Uh-oh. Tapos, parang teary-eyed ako. And, ayun, sobrang happy ko talaga na nangyari. Uy, may aabangan na reaction video. Nakaka-excite naman yan. Ewan ko lang kung mag-enjoy kayo kasi... ganun lang yung mga reaction ko, grabe. Pero ayun, I hope. Siyempre, ayun, may reaction video. Abangan nyo. And marami pang darating para sa bulan. Mm-mm. Just abangan nyo lang po. So ano yung message na gusto mong iparating dun sa mga bakunawa of this world? Yes, yung mga po. Haters, mga ganyan. Okay. So, ayun po, yung gustong-gusto ko iparating talaga, gusto ko sila i-remind not to be devoured by your inner demons or not to be devoured by your like insecurities, lalo-lalo na yung mga ibang tao din, yung mga haters. Kung may ano man, kung may something man, don't allow other people or yourself na ma-devour yung light na nasa sayo. Mm-mm. Or ano ba, alam mo kung ano meron ka, huwag mong hayaan na i-drag down ka na ibang tao. Yung po talaga yung ano, yung po yung main message mo ng ano, yes. Bulan. You have the bulan inside you. Mm-mm. You have the light inside you. In the east. Sa music video, nakita nga namin na grabe, sobrang expressive yung dancing nyo, yes, doon, ganyan. Kamusta yung experience na nag-cramping kayo sa sand? Mahirap ba? Oh, meron ba kayong stunts na nasa tuktok ka nung una, tapos bigla kang tumalon? Alam mo yung feeling na sasayo ka dito, nakakapagod, di ba? Oh. Doon, triple. Lumulubog yung paa mo, tapos hindi level yung step mo. Sobrang hirap kasi yung sand, di ba? Pag tinapakan mo, gaganong-ganon, lulubak-lubak. Mm-hmm. Oh my God, yun yung pinaka... Sobrang enjoy, pero isa rin yun sa parang ayaw ko nang balikin na sa mga yun sa sand. Sobrang hirap niya, like, grabe yung pagod. Hindi ko siya masayaw ng ano, kahit siguro nahihirapan ako sa intro to chorus lang. Sobrang nakakapagod yung sayawin. Eh, lalo na cramp pa yun, di ba? Tapos nag-cramp ka sa buhangin. Oo. Sobrang ano, madudulas ka. Tapos ma-balance ka, matatapilok ka, it's dangerous din, baka ma-injure ka. So, yes. Yeah. Pinaghirapan talaga nila. Gaano ilang hours kayo nag-shoot ng music video? Mga four? Ha? Huh? Four mga hours? Mga ganun pa. Four. Ah, 3 days. Mm. 3 days, 3 nights, 4 hours each. Yes pa. Ay, pwede. Oo. Akala ko naman. Hindi naman like... Sabi ko 3 hours ang lahat yun? That day. Okay, kasi magkaibang okay. Day po kasi sinushoot yung bawat ano yun. So nag-ano, Ilocos trip talaga kayo? Yes, matagal kayo doon? Bakasyon din po yun. Bakasyon. So beautiful. Sobrang konti lang tao. Mm-mm. Bagay sa akin, tahimik. Alam mo yun? Gustong-gusto. Ah. Gustong-gusto ko yung mga ano, ganun. Deserve. Work and ano, work na-miss, and na-miss ko yung bukid.
Miss Kim Bukid talaga. Siyempre, gusto rin namin malaman, how supportive are your brothers sa SB19 dito sa pag-release mo? Kasi kita namin, siyempre, yung mga sa Twitter lang, ang cute-cute ng mga sabihin nila, akala ko ba Bulan, ba't maaraw? Mga si Justin, mga ganon. Sobrang lakas mag-bardagulan yung mga yan. Pablo, parang Rambulan na. Rambulan, iba pang may kanya-kanya silang actually, way. Actually, pag pinapatugtog yun, kinakanta niyo, Rambulan, mga ganon-ganon. So, sige, ano yung reaction nila nung una mo sa kanilang pinarinig? Or you know, if you ask me about how supportive they are sa ano ko, sa solo ko, siguro, ano pa lang, like, in the beginning pa lang na hinahayaan nila ako kung ano yung gawin, kung ano yung gusto kong gawin. I think that's enough to know na they really support me. Everything that I love to do, ina-encourage nila ako na ganito, mga bagay na yan. I think enough na yun para sa akin malaman na they really support me. Yes. Tsaka yun nga sa pag-record pa nga lang. Pag-record pa nga lang, doon ako nag-record sa kanila, Pablo. So, isang tawag mo, punta agad sa system. Yes, ganun. Isang tawag punta agad, di ba? Oo. They support me. And I know they're happy for for the music video. Mm-mm. And I think inspired sila. Yes. Yeah. Everyone is inspired. Na syempre, gusto rin nila mag-release. So meron mo mga plano mag-release ng mga iba yun. Meron yan. Kasi we love music. We love yes. music. Yes. Mm-hmm. Well, sana talaga we get to see more yes. of that in the course, future. Of course, of course. Oo. So gusto namin malaman, ano nang next for your career, like as a solo artist? Meron ka ba bang ibang gustong makakollab? Like, hindi as SB19 na, as FELIP. Sino yung gusto mong makakollab? Sobrang dami kong gustong yung collab, pero I think parang out of reach lang. I mean, eh. Kuya Post Malone. Kya! Si Travis Scott, you know? Mm-hmm. Travis Scott, Lay Zhang, Jackson Wang, Kinjas, you know? Jaden Smith. Jaden Smith. My God, I love him. Justin Bieber. Mga ganun. Sobrang laki ng influence nila na inaano sa akin talaga. Oh. Isa sila inspiration ko. Sa local, Arthur Neri. Oh. Pablo, Josue, Flo G, Skostakli, Casey. Casey Tandingan. Aabangan natin lahat yan. Sana. Oo. Pagbigyan niyo po. Speaking of aabangan, ano pa ang pwede nating abangan kay FELIP? May mga iba ka pa bang sinulat na kanta na pwede namin abangan? Madami po, sobrang dami. Dami. Oo nga po. Na-record mo na ba? May mga na-record ka hindi na. Hindi pa, pero buo na po siya. Ay! Buo po siya. Yes. Actually, meron pala akong recorded na rin na kanta. Pero syempre, secret pa. Gotta secret chill. Pa. Yes. Chill. Kailangan natin mag-chill. O ito, may special tayong gagawin. So gusto ko pag sinagot mo to, titingin ka directly sa camera. Oh. Oo. Ano po yan? Ito. Papapiliin kita. Opa. I love you or mahal kita? I love you. I love you or gihigugmatika? Gihigugmatika. And can you say that to all of the 18? Gihigugma ko kamong tanan. Salamat sa inyong lahat. Yay! Thank you so much po. Woohoo! Oh, ngayon nag-ano. Hindi pa, tagal lang last na. Hindi pa. Okay po. Grabe yung, hindi mo pala tapos. Diba yung last na to? Siyempre dahil nag-I love you ka na, siyempre gusto namin ng complete na message para sa lahat ng 18. Okay. Oo, sige, go. 18, maraming salamat, especially sa mga sisil. Maraming salamat for na, you know, madami mang issues or problems na dumarating. You chose to stay and you're strong. And I hope na mas iniintindihin niyo pa ako. And yeah, thank you so much for not leaving. And ayun, patuloy niyo lang po ako suportahan. And of course, my brothers too. Ayun po. Maraming salamat ulit. Yay! At maraming salamat din kay FELIP! Ayun na, tapos na talaga! Congratulations! Thank you for sharing so much yes, kasi talaga nag-share ka. Napaka-generous ng answers mo. Dami namin natutuhan tungkol sa'yo. So, keep it up. We wish you the best. Yes, at andito lang kami sa Mix to support you always. Maraming salamat po. Maraming salamat. Once again, this has been a MYXclusive interview with FELIP! Thank you, FELIP! Maraming salamat po. Ayan na. Yay!
picture tayo.